Yun, what's up guys? Ayan, ito na yung aming episode 17 ni Kebaderay TV. So, yung aming fishing adventure mga lodi. So, ayan, huwag nyo rin kalimutan na supportan nyo si Kebaderay TV. At syempre, tayo rin yung ating page mga lodi. At ito lang yung bonding naming dalawa. At syempre, kapag na-stress tayo. So, yun guys. Yun guys, hi, ako nga pala si Sir Chard TV Vlogs mga lodi. So yun, supportan nyo kami sa mga ginagawa naming fishing adventure mga lodi. So ito na yung aming episode 17 ni Kebaderay TV. So yan, so bagong spot namin yan at syempre tinatry ko na makahuli ng isda dyan. At si Kebaderay TV talagang mahusay na talaga siya mag-casting ng kanyang pamingwit mga lodi. At talagang napag-aralan niya kung paano mag-fishing mga lodi. So ako, medyo nangangapa pa talaga ako kung paano makahuli ng isda mga lodi. So yan na nga si Kebaderay TV, nakahuli siya ng tiki. So yan, medyo palaging tiki yung nahuhuli namin mga lodi, kaya medyo nananawa na kami sa tiki. Kaya itong isang ito mga lodi, papakawalan ko siya. So yan, buhay pa naman yan. At medyo good size din yung pagka-tiki niya. So ewan ko ba kung lumalaki ba yung mga tiki na ganito mga lodi. So comment kayo dyan mga guys kung lumalaki pa siya or ganito na talaga yung laki niya. So karamihan sa mga nahuhuli namin, ganyan yung size nung tiki, kaya papakawalan ko siya mga lodi. So yan o, medyo malalim na dyan sa parting yan mga lodi. So ang sarap mag-swimming dyan sana. Kung meron tayong underwater camera mga lodi. So soon, very soon magkaroon tayo ng ganyan para syempre makamera natin yung ilalim ng tubig. So maganda, maraming coral syan mga lodi. At syempre, ayan, nakauli ulit si Kebaderay TV ng Chicard snapper mga lodi. So good size na rin kahit paano. Malaki-laki na yan. So yan, talagang mahusay talaga si Kebaderay TV. Kaya supportan nyo si Kebaderay TV sa kanyang mga fishing adventure mga lodi. So yan yung bonding namin every Sunday. So nagpipishing kami ni Kebaderay TV. At dito sa may parting Ragay Coastal yan mga lodi, yung mga spot namin mga lodi. So yan, at syempre nagpalit ako ng lure mga lodi, yung kulay gold naman lodi, ka para syempre makahuli ako kasi hindi ako nakahuli ng isda mga lodi. So yan, kinasting ko na siya. At syempre first casting ko mga lodi. So syempre wala tayong nahuli mga lodi. So yan. So yan yung third casting natin mga lodi. So ayun oh, so excited ako na sana makahuli. So yan, sabi ko nga baka pating siguro yung mahuli ko nito. So sana nga lang, kung may pating dyan ibig sabihin maganda pa talaga yung tubig at maganda yung spot kung merong pating akong mahuhuli dyan mga lodi. Kaso medyo wala mga lodi. At ayan, so syempre ayan yung ating third casting natin mga lodi. So yun o, ayan, so panalo talaga. So yan, enjoy fishing lang mga lodi. Kapag nag-fishing ka, nakakawala din ng stress yan mga lodi. So try nyo rin mga guys. At syempre hilig ko din talaga mangisda mga lodi since nung bata pa ako mga lodi. Sa sapa, nangingisda ako sa sapa at marami akong nahuhuli dati nung kabataan ko. Mga hito at yung igat mga lodi. So marami niyan sa amin nung dati nung mga panahon. Pero ngayon yung sapa sa amin guys, nawala na. So parang nawala na yung tubig siguro sa katagalan at hindi na, syempre hindi na nami-maintain at hindi na alagaan siguro yung kalikasan. Kaya mahalaga talaga guys na pangalagaan natin yung kalikasan mga lodi. Lalo yung ating yamang dagat mga lodi at yamang tubig natin mga lodi. So yun ang ating pangalawang lure mga lodi. So yun o, pangalawang lure natin at inaayos ko pa at medyo sumabit mga lodi. So yun o, so first casting natin mga guys. So excited ako dahil yung gamit kong lure nyan guys is 9 grams tiger, yung kanyang kulay na kulay green. Yan o, so tingnan natin kung meron ba. First casting natin mga lodi. So yan o, medyo malayo lang yung tatilapon nyan kasi yung gamit nating line is 6 pound mga lodi. So medyo manipis lang at napakaganda. Kapag nagka-casting ka, malayo talaga yung mararating ng iyong lure. So yan, first casting natin mga lodi. So sana makahuli tayo ng pating guys, pating. So yan o, so sana nga meron. Kaso wala mga lodi. Talagang pero hindi ko na na-videohan nakahuli ako niya ng tiki na naman ulit mga lodi. So at least hindi tayo nasiruhan niyan mga lodi. So hindi ko lang na-videohan siya dahil inabutan kami diyan ng bagyo ng ulan mga lodi. So hindi ko na na-videohan yung ulan guys kasi mababasa yung cellphone natin guys kasi bagyong-bagyo talaga yung ulan diyan nung inabutan kami ng ulan diyan ng mga bandang mga alauna ng hapon mga lodi. So ayan guys, so
talagang kapag nasa dalampasigan ka, kailangan mag-relax ka lang. So nakaka-relax talaga yung dalampasigan, mga lodi. So yan nga guys, yan oh. Kapag nandiyan ka talaga, napapaisip mo talaga na lahat ng problema mo nawawala, mga guys. At kapag nagpi-fishing ka, isang tabi mo muna yung mga suliranin mo sa buhay. So i-enjoy mo lang yung buhay na meron ka. At karapatan mo din syempre yan na mag-enjoy at mag-relax sa lahat ng mga ginagawa mo, mga lodi. So yun oh. Ang marinig mo lang yung ano, hampas ng alon, mga lodi, sa dalampasigan, nakaka-relax na talaga, mga lodi. So yan oh. At sa mga nakaabot ng ating video na to, mga guys, so abangan nyo yung episode 18 nung aming fishing adventure ni Kabadiray TV. At syempre ayan, pagtutuloy-tuloy na rin tayo sa panibagong vlog natin ng ating mga saranggola, mga lodi. So maraming salamat, at meron na tayong almost 4,700 followers, mga lodi. So maraming salamat sa mga sumuporta sa atin, mga guys. So thank you so much po. At samahan niyo po ako sa journey ko nitong ating pagpa-vlog, mga lodi. At mag-isikap tayo at pag-usumikapan natin lahat ng mga goals natin sa buhay, guys. So yun, no? Maraming salamat, guys. Bye-bye!